Total population. Ah, yung total population. Kasi nagbe-base ako sa ano. Nagbe-base kami sa... Sa ano kasi, sa voters, ano, is... Wala kasi, hindi ko kasi alam yung data, yung database ng buong total ng population. Pero estimated nasa 2,000 plus, I think. Mga gano'n. Are all members of the community aware of the barangay evacuation plan? Meron naman tayong ano, evacuation dito. Sa minsan kung talagang yung pag nagbaha, kung talagang nasasakop yun dito, meron naman tayong school na nagagamit para sa ano, evacuation. What are the common problems that you are facing when encountering a hazard? If you flood hazard, ano po yung problema nito? Parang naging problema nyo? Pagharap sa flood? Siguro yung sa kakulangan lang din sa mga ano, sa mga rescuer, saka sa tingin ko yung iba kasing ano, tao, hindi nakikipag-cooperate sa ano. What are the common resolutions or solutions that barangay is doing after the encounter from Mali? Yung po, after ng bagyo or flood, after yung nagawa ng barangay? Ayun, ang unang ginagawa ng barangay, siyempre, linisin yung mga naiwang, like mga putik, yung galing sa bahay, mga basura na nakakalat. At isa pa doon na meron din mga paunang ano, yung mga tulad nung pag-announce ng paglinis agad, maagarang paglinis ng ano, barangay. Why do you think this problem occurs during hazard? Why do you think this problem occurs during hazard? Skip. Five, six, seven. Hanggang ilan ba? Five, six, seven muna. Do you have an emergency kit? Oh, meron naman tayong emergency kit dyan sa barangay. Does your community have a disaster preparedness plan for a major hazard that is known that affect your community? Ano? Does your community have a disaster preparedness plan for a major hazard that is known to affect your community? Meron na tayong ano. So may ano rin tayo kasi mga plan na ginagawa. So tulad nung meron din tayong mga seminars, training na ginagawa yung barangay para dyan sa para makapag-plan ng yung mga biglang sa kung ano nangyari sa ano po ba before and during and after ng flood po? Ano po ginagawa po niyo before? Bago mangyari yun. Apo, bago magpaka or ano. So, kasi pagka malakas ng ulan, halimbawa gaya ng pag-ulan, pagka nagtuloy-tuloy yan, meron naman tayong mga pang PA, mga tawag dito. Mga tumatawag doon.
tayong ano kasi diyan, may ma- sa kada poste meron tayo may site po ng ano, level. Hindi, meron ang tawag dito. Parang meron tawag dito mano. PA. Ayun, prompa. Meron tayong parang prompa na na manggagaling sa barangay yung ano, pagka nagsa, magsasabi kami agad. Pangkalata na yun, hindi lang dun sa mga natural na naapekto ah. Yung sinasabi namin agad na maganda na po yung lahat dahil wala na naman tigil yung ulan natin. Dahil may mga posibilidad na agad, agad babae. Yung so, June naman po, June yung flood na mismo po. Ano po plan or action? So may ano tayo dyan, may inaano natin agad yung mga ano natin, yung mga bangka, may bangka kasi dyan na dalawa, bigla po. So iniikot namin agad yun. Tapos may mga nakikipag-cooperate naman yung mga kabataan. Iniikot namin yung mga bahay-bahay na lalo na yung mga natin sa pinaka naapektuhan. Kung kami umiikot, binabahay-bahay namin kung meron bang gustong magpa-atid sa relocation, sa evacuation. Ang taas po ba yung bahagi po dito? Sa babaan kasi siguro nasa balikat na rin sa lagpas tao. Ganun yung pinahabot dito. So pag dito naman, nakakaraan siyang dito hanggang Bewang, Tuhod. Matagal po ba? Matagal po ba? Hindi, mabilis na. Once na tumigil na yung ulan, saka unti-unti naman ang umabot. So talaga niyo po, isa po, ano po dahilan pagbabaha po dito? Or bakit pinabaha po dito? Anong sanay po lang pagbabaha po ngayon? Sa tingin ko naman na talagang meron talaga tayong problema sa ganyan gaya siguro nung mga sobrang maliliit na ano na mga manhole, tapos yung mga hindi pa, minsan hindi pa tayong nakakasunod sa tamang pagtapo ng basura. At isa pa dun yung syempre hindi rin natin alam kasi kung yung ibang barangay kasi syempre ano yan, ilog. Maraming pinanggagalingan kung bakit tayo nagkakaroon ng gano'n. May nagawa po ba action ng barangay para may iwasan sa kanila? Last week, hindi ako nagkakamali, nagkaroon kami ng deplugging ng mga baradong manhole, mga kanal, ipinano namin sa city, sa Quezon City, mga department. So, palagay niyo po solution is, dagdagan ng manhole and sa mga tao yung pagkatapon. Sana sumunod sila sa tamang pagkatapon. Siguro yung part din ng city, siguro lakihan din yung mga manhole natin para din hindi ma- May mga ano pa kayo ba? 7. Isabihin ba? Tanong mo. Kasi nagkakandak naman kami ng seminar para sa preparedness. So minsan kasi talaga hindi naman sa pag-aano. Minsan yung mga iba kasi natin kabarangay hindi talaga nakikipag-cooperate. Ayaw po matin. So hindi yung matin. So yung mga bagay na importante minsan hindi nila na ano. Ako pinapalas. Hindi nila inaatinan. Pero ang ano naman sa barangay, nagpapadala naman kami ng house to house, nagpapa-house kami, nag-announce kami na yun nga, may mga seminar tayo, ganyan, na galing din sa city. Ayun na po. Thank you po. Thank you po.